Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga taga-sambagos siya sa Dulas, mga paunan sa buhay ninyo. At nawa, patuloy tayong inaaliw ng ating Panginoon sa umaga nito, sa panahon ng ating pagkatapag pangamba. Dahil sa pandemya na nagaganap po, hindi lang tayo nakakaranas nito, pagkos ang halos ang buong mundo. Pero bago po ako mag-umpisa, tayo muna po ay nalangin. Panginoon, salamat sa maraming ito. Dalangin ko na magpatuloy na maliwak na rin sa amin. Sa mga katakot at sa mga pangalawin mo kami. Pagbabayan mo kami at pagbabayan mo sa mga kuran. Salamat din ako ng pagkatawa. Sa mga pagbibigyan sa amin. Salamat po. Pagpangalaan sa Panginoon Jesus. 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 5. Ang pangalawang sulat na inadala at inigay ni Apostle Pablo sa mga taga-Corinto, isa sa mga dahilanan niya ay upang masabi sa kanila, may padama sa kanila, at mabigyan ang diin yung kanyang mga kaligayahan na naranasan at kung papaano ang Diyos ay patuloy na maaliw sa kanya. Kaya sabi niya sa chapter 1 ng verses 3 to 5, sabi niya, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our afflictions, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For just as the sufferings of Christ are ours in abundance, so also our comfort is abundant through Christ." Pinamamanhik ni Apostol Pablo na ito ay isang napakalaking biyaya na pinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon. Kaya gusto rin niya sabihin sa mga taga-Corinto na kung paano ko naranasan ang bagay na ito, kung paano ko rin in-establish na comfort din yung mga tao nasa nakasama ko, mga nasa paligid ko. Sa pamamagitan ng pagpakilala, magsasabi, ang Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo, ang tanging pag-asa. Gusto ko rin malaman ninyo. Gusto ko rin sana ito rin ang gawin ninyo. Kaya pagdating sa verse 3, nung kanyang in-emphasize na it is by God's grace, it's a blessing from God. Naklalage naman niya, na-recognize naman niya na hindi niya sa kanyang lakas kung bakit siya nagkakapagpatuloy, kung bagkos sa dahil sa ginagawang kaaliwan ng Panginoon sa Kristo sa kanya. Kaya pagdating ng verse 4, ang sabi niya sa mga taga-Corinto, kayo ay patuloy na kinocomfort din naman ng Panginoon, inaaliw, o inaaliw niya. Kaya aliwin niyo din yung mga tao nasa paligid niyo. Yung mga kapatiran at yung mga kapitbahay, yung mga kakilala na nasa kasalukuyang either nagsasuffer o nasa stress o natatakot o nangangamba sa sitwasyon na nangyari sa kanilang buhay. Ay ipakita niyo din, kagaya ng ginagawa ko ngayon. Hindi ko lang ito sinasabi sa inyo, bagkos ipinapakita ko rin sa inyo ito. Pagkataniniwala sa Apostle Paul na ang pagko-comfort ay ang comfort, ang salitang pag-aaliw, ang salitang kaaliwan, ang comfort ay hindi lang self-serving. Sabihin, ito ay hindi lamang para sa sarili. Ito ay hindi lamang para sa sarili, bagkus ito ay inihahayag din at ibinabahagi para sa iba. So, yun ang gustong ipamanhik ng Apostle Pablo sa mga taga-Corinto na inaliw ako ng Panginoon, kaya inaaliw ko rin ang mga tao ito. At nakakatuwa dahil sa kabila ng mga sitwasyon, kung babasahin naman natin ang buhay ni Paul, grabe ang mga pangyayari sa kanyang buhay, pero ang malaking question dito ay bakit siya nakakapagpatuloy. Ito ay dahil there is a God who comforted him. There is a God, God of comfort, na laging nadyadyan para kay Apostle Paul. Kaya na-establish lagi ni Paul, lagi siya ng lakas ng loob, tapang, tiwala, dahil merong Diyos na nagko-comfort sa kanya. At muli, nag-boost, malakas ulit yung kanyang pag-asa ng lahat ng kanyang ginagawa sa bandang huli ay hindi mababaliwalan. Kaya, pinakita niya ito sa mga taga-Corinto. Alam niyo, sa panahon din natin, marami ang nag-iisip kung paano maaaliw ang mga tao. May mga different networks, channel, especially in Channel 2. Yung Showtime, merong mga kumakanta, merong nagpapalaro, merong nagkwepentuhan, hindi ko alam kung FaceTime ba yun o Zoom. Merong nag-aharana na
na kilalang artista. Meron pa nga mga nagti-TikTok, meron mga iba-ibang mga ginagawa, may mga katulad ko, minsan nagti-treadmill ako, yung iba, nagpa-punching bag ako, yung iba ay sari-sari ang ginagawang mga bagay-bagay at yun ang pinapost nila dahil sa tingin nila o akala nila ito ay maaaring makaaliw o maging comfort din sa mga bawat mamamayan. Maganda rin naman itong mga bagay na ito, ngunit hindi ito, hindi ito yung kabuuan o ang katibayan para tunay na mawala ang agam-agam at pangamba ng mga bawat tao. Alam ko na tayo mga Kristiyano, alam natin ang ginagawang pag-aliw sa atin ng Panginoon, ang salitang comfort na ginagawa sa atin ng Panginoon. Ito ay ang pagbibigay muli sa atin ng salitang pag-asa. At kaya nating mapagtagumpayan yung takot, yung problema, yung pagsubok. Ngayon, kapanahon na ito dahil tayo naniniwala na may Diyos na mag-iingat sa atin, na may Diyos na tanging pag-asa natin, at may Diyos na maasahan natin, hindi lang sa panahon na ito, pagkos sa susunod pa ng mga maraming panahon. At yun ang hindi alam marahil ng iba ng mga tao. Kaya sa kanila, ang kahulugan sa kanila ng salitang pag-asa ay kahulugan na kung saan ito yung kahulugan ng sanlibutan. Para sa kanila, ang pag-asa, ang hope, ay isang desire na ninanais nila na magkakaroon sila in the future. Yung pagnanais na sana balang araw, sana in the future, sana pagkatapos nito may magandang mangyayari sa akin o sa atin. Yun ang iniisip na kahulugan ng salitang pag-asa ng sanlibutan. Pero hindi yun ang binabanggit na kahulugan ng ating salita ng Panginoon. Parang nung kabataan ko na mahilig ako sa basketball, pag nagba-basketball ako, ang isa sa tinitingnan ko, ang inaasahan ko ay makita ko ang aking tatay na manood ng paglalaro. Ngunit sa bandang huli, sa kabila ng paghihintay ko, andun yung pangamba, pagkatakot, pagkalungkot. Hindi ko alam kung darating o hindi darating ang aking ama. Parang sa kabila ng mga bagay na ito, ito yung sitwasyon na nawawala na tayo ng pag-asa. Especially pag malapit nang matapos yung game, yung laro. Sakit ako, wala pa yung tatay ko. Although alam ko naman na misyonero ang aking tatay at busy naman talaga. Pero hindi pa rin yung umaasa ako na sana makapanood siya. At at the end of it, pag natapos yung laro, hindi siya nakarating, andun yung kalungkutan. Andun yung sa tingin ko, nasasabi ko dati sa sarili ko na wala lang kapag ang pag-asa. Hindi na talaga pwede manuntang ang aking ama ng aking laro. Ito rin yung sitwasyon ng mga tao sa panahon natin, sa kanilang pagtingin ng pag-asa. Akala nila ang kahulugan ng pag-asa ay isang damdamin lang na pagnanais na sana may magalap at sana may mangyari. Pero binigyan din ito ng isang pastor na sumulat dun sa Hebreo, sa Hebrews chapter 16 verse 9, sabi niya ganun. Nagbigay siya ng isang metaphor at yung metaphor na yon, yung salitang hope, yung salitang pag-asa ay ginawa niyang kahulugan ay ginawa niyang katulad daw ng angkla o anchor ng isang barko. Alam naman natin yung isang barko, no? Ang barko ay lumutang sa karagatan, tama? At alam naman natin na ang barko ay nakaayon din sa kung paano gumagalaw yung alon, yung hangin. At yung pagmamasdan natin, kung malakas ang hangin, malakas ang alon, medyo nagsisway, no? Medyo hindi alam yung direksyon kung saan mapupuntahan ang mga barko. Ngunit, once na ibinaba ng barko, yung anchor, angkla, nagkakaroon ng stabilization, no? Na-stabilize na. Kumbaga, na-maintain niya yung shaking. Na-maintain niya yung posisyon. Nandun pa rin, hindi nagagalaw. Hindi natatangay, di ba? Parang ganun din yung pag-asa. Ganun yung kaaliwan na ginagawa ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay niya na salitang pag-asa. Nang masa ka sa kanya, sa kabila ng mga ng napakapanganib na virus na ito, alisin mo ang pagkatakot mo, alisin mo ang pangamba mo, kasi at the end of this ay merong pag-asa. Merong magandang kasagutan ang bawat isa sa atin. Ganitong pag-asa na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. It is like an anchor. Ibinabaon tayo, itinatayo tayo, itinitindig tayo
Dahil alam natin na si Jesus ang ating pag-asa. Ang pag-asa natin sa dulo o hinaharap ay may kasagutan at may katiyakan. At ito ay para sa ating kabuti. Kaya naalala ko yung sinabi ni Haring David sa Psalm 62 verse 5 to 6. Ang sabi niya ganun, pertaining kay God, sabi niya ganun, He is my rock and my salvation. My stronghold, I will not be shaken. My refuge is in God. Ang Diyos, ang Panginoong Kristo, ang tanging pag-asa, at ang kanyang kaaliwan, ang tanging solusyon sa pangamba, sa pagkalungkot, sa pagkatakot, sa panahon ito. Si Kristo lang at na kay Kristo lang ang lahat ng kasagutan. Ngunit nakakalungkot, sa kabila ng mga pangyayaring ito, patuloy na hinahanap ng mga tao ang kaaliwan sa ibang bagay. Ngunit, kailangan nating mapansin at bigyan ng diin na kung hahanapin natin ang kaaliwan sa ibang bagay, ito ay pansamantala lamang. Pansamantala lamang. Ikaw ba ay nawawalan ng pag-asa? Lumapit ka lang sa Panginoon at ikaw ay kanyang aalimin. At pupunuin ang puso mo ng kasagutan, pag-asa sa hinaharap. Siguro ang magandang gawin natin sa ating patuloy na paghahanap sa ating Panginoon upang magampanan ang kahulugan ng kaaliwan sa atin. Siguro patuloy tayong manalangin, patuloy tayong makinig sa kanyang mga aral, sa kanyang mga salita, patuloy tayong magbasa. At nang sa ganun ay magkaroon tayo ng katiyakan o ng isang kasagutan na sa mga bagay na ito ay madarama ng bawat isa sa atin ang kaaliwan ng ating Panginoong Kristo. Kaya, kamusta po ba? Kayo, naaliw po ba tayo ng ating Panginoon sa mga kapanahonan na ito? Sa panahon ng COVID virus na ito? Ang pandemya ito? Andiyan pa rin po ba ang kaaliwan? Ang kapanatagan? O kinakain na tayo ng pagkatakot, pangamba, at mga problema ng buhay? Ang ikalawa naman po na gusto kong bigyan ng pansin sa umagang ito ay yung sinabi na po sa Pablo sa verse 4 na Who comforts us in all our afflictions so that we may be able to comfort those who are also in need. Comfort din. Sinasabi ng Apostol Pablo yung ibang supposed na dapat din ang mga aliwin. Sabi niya, tayo mga inaliw, dapat matuto rin tayo na umaliw. Ang pagmamasdan po natin sa panahon ito, especially sa Facebook, no? Marami yung nagbibigay ng mga, nagpo-post ng mga testimony nila, mga reflections nila, tungkol sa positibong pagtingin nang maganap ang pandemyang ito, ang virus na ito. Sabi ng madami, sabi ng ilan, madami daw silang natutunan at ginawang paraan ng Diyos ang sitwasyon na ito, ang pangyayaring ito para mamulat ang kanilang isipan sa mga bagay o tao na madalas nilang nakakalimutan o kinakalimutan. Totoo nga naman, no? May mga panahon na may mga bagay talaga tayo hindi natin binibigyan ng pansin. No? Kasi sa panahon na ito, yung saka lang natin napapansin ang mga bagay na ito. Katulad ng sabi nila ay na natuto daw sila na mas laging manalangin. Dati nagpipray lang sila tuwing gabi, ngayon nagpipray sila mula umaga, tanghali hanggang gabi para matulog. Yung iba ay natuto naman daw mag-devotion, basa ng Bible. Nung iba daw ay talagang halos na naalikabok na yung Bible sa isang gilid at hindi na binibigyan ng pansin. Ang iba naman ay natuto daw na maging malapit sa kailang pamilya, sa kailang magulang, sa kailang kapatid, sa kailang mga kapag-alakan. At sila po ang sasabi ko, lahat ng mga ito ay maganda. Lahat ng mga ito ay mabuti. Ngunit gusto ko rin sabihin na
Hindi kaya itong sitwasyon din na ito ay pamamaraan din ng Panginoon para makita natin ang isang parte rin ng buhay natin. Nadiri natin na pagtutunan ng pansin at hindi rin natin madalas nabibigyan ng diin sa ating mga buhay. Dahil siguro masyado tayong mga busy sa ating sarili at pansarili lamang. Alam niyo po, sinasabi na ang bansang ito ay ang bansa na may pinakamaraming Kristiyano. Ngunit ang bansang ito rin ang may pinakamaraming naghihirap, nagugutom, nagdurusa. At ang bansa na halos walang hustisya. Naisip ko lang na baka siguro gusto rin ipakita sa panahon na ito ng ating Panginoon na huwag nating isipin at tignan lang ang mga sarili natin. Bagkus, tignan din at isipin ang kapakanan ng ating mga kapwa. I-comfort ang mga nangangailangan at ang mga nawawalan ng pag-asa. Marami yan, napapanood natin sa TV. Narinig natin sa mga kwento. At mismo, kuminsan tayo ang nakakita, nakaka-experience sa mga tao. Naisip ko tuloy yung mga balot. Nagbubuti. Nagtitinda ng balot. Magtataho. Nangangalakal ang dyaryo, bote at garapa. Yung mga tao na arawan ng sahod, ng sweldo. Yung mga isang kahig, isang tukak. Yung mga labandera. Yung mga simbahang naghihirap. Yung mga matatanda at mga lumpo. Yung mga nasa kulungan, yung mga basurero. Yung mga frontliners na may hirap. Yung mga kapitbahay natin o kaibigan nyo na nalulungkot. Yung mga tao na sa halip, na umiyak at matakot sa banta ng virus na ito, ay naglalakas ng loob na lumabas upang maghanap at yung iba ay upang manghingi dahil umiiyak ang mga sanggol na nagugutom. Ang mga senior na pinabayaan ang mga anak, ang mga lumpo na di alam kung paano kakain, o kahit na makasurvive man lang, kahit na isang araw, naisip ko, paano kaya sila? Paano natin sila makakomfort? Paano natin sila mabibigyan ng pag-asa? Ano ang partisipasyon natin sa panahong ito? Tayo ay nilikha ng Panginoon, hindi para maging individual. Bagus tayo ay nilikha, nakasama ang mga taong ito. Ngunit nakakatakot talaga ang virus. Sa sobrang nakakatakot ay halos magkulong na talaga lahat ng mga tao sa kailang mga bahay. So tingin ko ay tama at matulid din naman. Kasi sa rin itong paraan para hindi kumalat pa ang sakit na ito. Kaya ginawa ko, nag-search ako sa Google at tinignan ko sa mga sa history ng mga iba't ibang mga pandemic, o mga pandemya na mga naranasan ng mga unang panahon. Tinignan ko na ito lang ba ang pinakamalala? Ito lang ba ang pinakamatindi na nangyayari? At nakita ko yung mga iba't iba, napakarami. At ilan lang sa mga aking sinulat ay ito. Yung Plague of Galen, noong year 165 AD, 5 million ang namatay sa pandemyang ito. Sa Plague ng Justinian, 25 million ang namatay. Yung Black Death, noong 1346 hanggang 1353, na tatlong kontinente ang naapektuhan, 200 milyon ang namatay, 200 million ang namatay. At yung isa sa pinakamalaki, pinakamarami ang namatay, ay yung Spanish Flu, noong 1918, na 500 million ang namatay.
sa ating kapanahunan, itinig natin yung mga medyo malapit-lapit, marami rin, katulad ng SARS, Ebola, HIV, yung AIDS, na wala pa rin bakuna hanggang sa ngayon. Iniisip ko, ano kaya ang naging partisipasyon ng mga Kristiyano ng panahon na ito? Ano kaya ang ginagawa nila ng mga sitwasyon na ito? Ano kaya ang pamumuhay nila? Ano kaya ang iniisip at ano kaya ang kalagayan nila? Hanggang sa madako ako sa aking paghahanap sa isang pangyayari na nakita at sinulat ng isang scholar na si Tyler Harper at ng isang historian na si Rodney Stark. Sabi ng gilan, noong third century daw, mayroon isang pandemya din na halos ubusin na ang mga tao. At sa sobrang lawak nito, tinawid daw nito yung Italy, Africa, at halos lahat ng mga Western Empire. Nasabi niya, 5,000 na tao every day ang namamatay sa lugar na to. And he mentioned yung lugar ay sa Rome. 5,000 every day. Imagine ko, 5,000 every day. Siguro patong-patong naman yung mga bangkay, no? Parang pag kumakain ka ng lasagna, no? Yung patong-patong. Siguro ganun yung itsura ng mga bangkay ng mga panahon na yun na hindi nila alam kung paano nila ililibing. At ng mga panahon na ito, sabi ng sumulat, ng historian, sabi niyang ganun, ang panahon daw na ito ay makikita ang mga tao na nagpapanik. Kasi nagpapanik talaga. Siguro sa katulad ng panahon natin, may mga panic buying, nag-hoarding, hindi alam ang gagawin. Nag-i-stack ng kung ano-ano. Ngunit sa kabila ng pagpapanik na ito, dahil sa patuloy daw, yung mga namamatay, 5,000 every day, ay ang ginawa ng mga tao ay nagdesisyon na silang umalis sa lugar na yon. At sa kanilang pag-alis, iniwan nila ang lahat ng may mga sakit. Ito man ay magulang nila, anak nila, kamag-anak nila. Iniwan nila at hinayaan nilang mamatay na lang. At hindi lang yon. Iniwan din nila yung kanilang mga patay na hindi man lang nailibing. People fled areas where there was sickness and abandoned. They also abandoned yung mga elderly and even yung mga disabled. So sabi, may isang grupo daw na tao na nag-refuse na magpanik. Nag-refuse na umalis dun sa lugar na yun. At ito ay nabanggit ng isang emperor nung panahon na yon na ang pangalan ay si Julian. At ito ang kanyang pagkakasabi sa kanyang sulat. Ang mga taong ito ay ang mga Kristiyano. At nakakagulat ang kanilang mga karakter. Hindi ko alam kung ito ay totoo o nagpapanggap lang sila. Ngunit ang sabi niya, nagpapanggap man sila na tumutulong o kinahabagan yung mga tao, nagpapanggap man sila o hindi, pero nakikita sa pamamagitan ng kanilang giwa, kanilang ginagawa, yung salitang kabutihan. Kahit na hindi nila kakilala, even strangers, they took care for them. Inilibing nila yung mga patay na hindi man lang nailibing ng mga kamag-anak na namatayan. At kasunod noon, sumulat din ng isang pare. At sabi ng paring ito, sabi niyang ganon, sa mga impious Galilean, sa mga mabubuting mga taga-Galilea, Kristiyanong taga-Galilea na sumuporta hindi lamang sa mga mahihirap bagkus kahit sa amin na nangangailangan. Tumugon sila sa aming pangangailangan kahit alam namin
at nararanasan nila sa panahon na iyon na sila rin ay nangangailangan. Sabi niya, Christians, instead of leaving the city, stayed at great risk to themselves. They cared for the poor, the sick, and the elderly. Kaya sabi ni Rodney Stark, historian, nang dahil sa plague na ito, mas lalong dumami at nakilala ang mga Kristiyano noong 2nd, 3rd, and 6th century. Dahil sa ginawa nilang kakaibang pagpapakita sa panahon ng pandemyang ito. Sabi niyang ganon, Christianity grew because people look, ang mga tao daw ay tumingin sa kanila with the incredible witness of Christians during times of crisis. Instead of panicking, they demonstrated tremendous faith and compassion. Grabe, no? Isang patunay nga. Gaya na sinabi ng ating Panginoon dun sa Matthew chapter 5, verse 16, so that they may see your good works and glorify the Father who is in heaven. Pero baka ang mga tao o ibang mga Kristiyano, marahil baka ito ang maging reaksyon. Pero pastor, iba noon. Iba ngayon. Siguro ang sasabihin ng ilan ay ayanan natin ang iba. At sila ang magsakripisyo. At sila ang magbuwis ng buhay. Sumunod na lang tayo sa kung ano ang pinag-uutos. Ang mga tili sa bahay. Mas stay at home. Tama naman po. We should stay at home. Dahil napakapanganib naman talaga ng virus nito. Pero it doesn't mean na doon lang tayo at di natin iisipin ang ating mga kapwa. Nakakatakot naman talaga dahil buhay ang pinag-uusapan. Pero gusto ko pong bigyan nyo ng pansin yung 1 John chapter 3, verse 16 to 18. Sabi ni Jesus Christ, ipadama niya sa lahat, sakripisyo niya ang kanyang buhay para sa lahat. Tinularan ito at ginawa ng mga apostol. Maging martir sila. Binigay ang buhay para sa iba, para sa tao, para mabigyan ng diin ang kahulugan ng salitang pag-ibig sa Diyos at sa iyong kapwa. Because for them, when they define love, it is self-sacrificing. It is self-sacrificing. Pero pagdating sa verse 17, kung yung titignan, at yung babasahin at bibigyan ng pansin, hindi lahat ay tinawag para maging tulad ng mga apostol na ibinigay ang kailang mga buhay. Hindi lahat ay tinawag para isakripisyo yung mismong mga buhay. Not everyone is called for this kind of martyrdom to sacrifice lives. Katulad ng may ibang pagtawag sa mga misyonero at may ibang pagtawag sa mga nagsusugo. Po ba? Hindi naman yung nagsusugo ang pinupugutan ng ulo. Bagkus yung mga misyonero na pumupunta doon. Sa verse 17 na mention yung world's goods. Nang ibig sabihin ay yung mga material necessities ng buhay. Pwede po ito ang inyong sakripisyo. Kaya nakakagulat, no? May mga volunteers, doctors, nurses, pero sana hindi lang ito ang ating bigyan ng pansin na nagbibigay ng buhay.
bagkus, yung mga janitors, yung aides na doon, maintenance, ang basurero na mimikap ng mga basura. Kasama rin po sila. So dapat natin hangaan. Balik tayo doon sa pagsasakripisyo. Hindi lamang naman yung buhay. Bagkus kung ano rin ang meron kayo. At pwede yung gawin ng sino man. Pwede yung gawin iyon ng sino man. Pag namalengke ka, naisip mo bang tulungan ang iyong mga nakasalubong? Pag namalengke ka, makikita mo ba yung mga taong nangangailangan? Kaya mo bang isakripisyo yung 3 kilong baboy, 2 kilong manok at 1 kilong isda mo? Nabawasan man lang. Alam ko na kilala nyo kung sinong mahirap sa inyong lugar. At alam ko na nalalaman ang bawat isa sa atin kung sino ang nangangailangan. So hindi kailangan mong isakripisyo yung mismong buhay mo. Pwede din mag-donate sa mga churches na nangangailangan. Kaya nga po ang PCEC ay may ginawang hakbang o paraan, yung Adopt a Pastor. Yung isang lugar na may pastor, sa lugar na yun na mahirap, na nangangailangan, madalas na inalapitan ng mga pastor. Ngunit ang pastor na ito na walang resources, hindi niya alam kung saan siya kukuha, paano niya matutulungan ng mga taong ito. Pwede kayo mag-donate doon sa PCEC. Ito ay para sa mga pastor sa lugar na kailangan ng tulong. Pwede rin kayo magbigay sa, pwede rin tayong magbigay sa government, sa mga LGUs. O kaya simple, mandudong ka sa loob ng bahay mo, na tawagan ng mga kaibigan, kakilala, i-text, kamustahin, anong kalagayan nila, anong sitwasyon nila, at maging daan para may bahagi mo kung sino si Kristo sa buhay mo. Magbigay sa kanila ng pag-asa na baka magulat ka na ng pagtawag mo sa kanila, sila pala ay nalulungkot at ang mga problema. Di ba? Pwede mo silang makomfort sa mga bagay na ito. O simpleng magluto pa sa mga tanod na bantay sa inyong mga kalsada o sa inyong lugar. Pwede po natin silang makomfort, na-encourage. At nang sa ganun, sa kanilang pagpapasalamat, ay makita at madama nila na may Diyos pala, totoo ang Diyos na si Kristo na sinasamba at kinikilala natin ng mga Kristiyano. COVID, itong virus na to is infectious. Talagang nakakahawa. Talagang nakamamatay. At alam po na alam niya. But also remember this. Na kung ang COVID ay infectious, masigit sa panahong ito ang pagmamahal at pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos upang maaliw sila at makomfort sila. Hindi ba't mas maganda na yung love of God ay mas maging infectious pa sa lahat? Ipakita nyo sa kanila. Paramdam nyo sa kanila. Stay at home, yes. Pero sana may padama na mas higit ang pag-ibig ng Diyos. Verse 18, sabi nga nun, do not love with word or thumb, but in deed and truth. Nag-bros ako dati sa FB, nakita ko yung isang pizza boy. Pizza delivery. Isang nadideliver na lalaki na pag binibigyan siya ng tip, ang ginagawa niya ay iniipon niya yung tip at pinambibili niya ng maramihang tinapay. At every time namin makikita siya, mahirap, pinamimigay niya. Binabahagi niya. Pwede naman po, di ba?
Kaya nga tayo binigyan ng kalunungan at katalinuhan ng Panginoon upang magamit natin sa panahon na ito. Marami ang nangangailangan. In need of comfort. Especially in need of Christ. Use God-given wisdom and knowledge to help. Don't let the virus stop us to love God and love others as well. Don't let the virus stop you to serve God. Kinumpor tayo ng Panginoon at pinuno ng pag-asa mula sa Kanya. Panghawakan niyo, akapin ninyo, pagtiwalaan ninyo. Ang Diyos ay buhay at Diyos ay mabuti. Alam niya at hawak niya ang lahat ng sitwasyon. At nawa, i-comfort niyo din. Gamit ang talino at karunungan na binigay ng Diyos para mabigyan ng kaaliwan at pag-asa ang bawat isa. At nang sa ganun, ang Diyos ay mapapurihan. At ito ang aking panalangin. May God grant us courage, compassion, wisdom, and knowledge to help others. God bless you guys kayo. Ngayon ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Nawa, tignan din mga tao nasa paligid natin. Tayo na naaliw at inaliw ng Panginoon, atin ding alimin ang mga tao nasa paligid natin. Salamat.